Oh my gosh, nail pa ako. Oh, mataas ang time viewers. Mataas ang time viewers. Mataas ang time viewers. Mataas ang time viewers. Alam niyo naman yun. Pay muna ko eh. Mataas ang, mataas muna ang viewers. Sorry ah, nahilo talaga ako. Nahilo pa ako kasi nag-upload kasi ako ng vlog na ano. Nag-upload ako ng vlog na nagpatato ako na nagpa-general anesthesia ako. At tapos kasi yung madaling araw. Tapos, ayun, na-oras na. Kumbaga, may tama pa yung utak ko. Ganun. May tama pa yung utak ko sa anesthesia. Sobrang hilong-hilo talaga ako. Kaya nakakapa ako dito. Nagpatato kasi ako kay Doki Api. Kaya, hilong-hilong pa talaga ako. Nakakalma ako kasi yung puso ko sobrang nagpapalpitate ako sa mga narinig ko. Wait lang. Hintay mo pa yan. Hintay mo pa yan. It's a prank. Gusto mo ng mindfuck? I'll give you mindfuck, putang ina. Okay, ganito yan, no? Hi, guys, Zainab. Nag-post ako, sabi ko sa kanya, okay, apology accepted. Wala namang, parang wala na akong dapat sabihin. Pero ang totoo, ang dami-dami kong dapat sabihin. Kasi hindi niya ata natatandaan o alam na may kasalanan din siya sa akin way back 2018. Pero, eto, yung regarding sa issue ni Zainab at saka ni Wilbert, sila yun eh. Alam mo yun, hindi ka rin para makisali doon. Kasi what's the sense, diba? Gusto lang naman pumira ng tao, may anak yung tao, ginagago siya ng tao. So, alam mo yun, kanya-kanyang diskarte yun sa pera eh. Ngayon, kung paano mo na lang tignan yun, kung paano niyang pinirahan si ganito, kinatan si ganyan, sila-sila na yun, shit nila yun. Wala ako doon. Andito ako ngayon, sasabihin niya ng mga tao kung nakikisali ako. Kung hindi naman nadadrag ang pangalan ko, hindi ako makikisali. Ngayon yung kila Anthony Rodone, siya kila Anthony, makikisali ako kasi best friend ako. Hindi mag-asal tayong mga yon, okay? Hindi mag-asal tayong sila Anthony kasi ano yun eh, mapuso yung mga masyadong mabait. Best friend ko yun, talagang kailangan ng backup nun. Hihinga lang ako. Eto, totoo ang chismis! Totoo, nagpapatawad ako kay Zainab. May anak ka ng tao, naiintindihan kita, sinabihan mo ako ng trash, pero ang hindi ko matanggap, at hindi ka siguro mapapatawad, dahil hindi ko naman hawak ang utak ng iba, ay ang sarili kong pamilya, ang Toro family, para tawagin mong trash. Na ang Toro family, bawat isa sa amin, binibigyan ko ng spot. Hindi ko ako lang yung bida. Okay? Hindi ako, may bata dun eh. Ano sila Ina, sila RG, si Tyronia, sila Happy. Tatawagin mong trash yung pamilya ko. Mali ka dun, Tol. Mali ka dun. Alam mo, si Zainab, mabait to eh. Nag-message pa yan sa akin dati. Ayan, nag-message ako sa kanya dati. Ayan na, Zainab Haraki yan, siya yan. Nag-message ako, sabi ko sa kanya, fake account, may nag-send lang. Ay, nabasa ko na post mo, fake page pala to, okay, pasensya na sa abala. Nag-reply siya sa akin na yan, screenshot niyo na lang. Ganyan po kabait si Zainab. Ganyan siya kabait. Ang sabi niya, okay lang po, opo, fake account yan, kaya lang ako nag-post because of that. Ayoko makisali sa problema, etc. Ayoko makidamay, babae ako, alam ko kung ano yung totoo. At kilala ko sila, kung magagalit ako sa lalaki, hindi sa inyo, o kanino una pa, sila agad yung may mali doon. Pareho lang kayong biktima ni Gago, which is si King Badger. Noong time na yun, ang tagal na nun. So, ang tagal na nito. 2019 to, ha. Oh, ayun lang, pasensya na. And I hope okay, God bless you. I hope you're okay, God bless you. Sabi ko, nako, okay lang, kinder ko lang, salamat sa pag-unawa, congrats din, nalampasan mo yung sayo. Okay, nag-message siya sa akin ulit, March 26, 2019. Siya nag-message, kaya mo yun ate,
hayaan mo mapahiya yung gagong masira ulo sila, eh, manahimik ka tayo. Manahimik man tayo, sila at sila pa din gugulo. XB goals, tapos hindi kikibo pag nagkalabasan ng baho. Ingat lagi. Totoo naman. Totoo naman ganun kasi talaga sila. Okay. Natawa ako sa XB goals, ha. Alam mo yan, salamat, haramdam. Kung hindi ka one-sided, God bless sa'yo. God bless sa'yo. Kita ko naman masaya ka. I'm also happy for you. Yes, alam mo naman, ugali nila, iisa. Kaya magiging happy ka din. Pray lang. Alam mo itong message na to, na-appreciate ko sa sign up dito. Sobra. Kasi, isipin mo, nasa thinking niya na parehas kaming biktima ni Gago. Doon may mali ako. Inamin ko man, malandi ako, utu-utu ako, bobo ako talaga, noon. Pero inamin niya na parehas kaming biktima. Tapos ngayon, ang reason is, kasi friend ko si Ate Jelay eh. Diba, sabi niya sa video. And, ang sabi ko dito, thank you kasi hindi ka one-sided. Pero sa part na to, I think you are one-sided. Kasi kaibigan mo na eh. So okay, ang sister niyo pala ay kampihan. Kampihan kayo. Walang problema. Alam ko, hindi man ako napatawad ni Jelay, naiintindihan ko. Nasaktan ko siya hanggang ngayon. Palaging sorry ang nasa puso ko. Walang problema. Alam mo yun, kung naging one-sided ka na ngayon dahil bawal kitang ikulab eh. Kasi si Ate Jelay, ganyan-ganyan. Naiintindihan ko yan. Maraming artist na ayaw makipag-collab sa akin. I understand. Si Sinablo talaga, ang reason niya is kaibigan niya si Jelay. Okay? At naiintindihan ko yon. Naiintindihan ko. Magkaibigan kayo eh. Ang sister niyo kampihan. Paulit-ulit ko sinasabi. Pasensya na kung ganito ang magsata. Kasi nahihilo pa talaga ako kasi nga galing ako ng general anesthesia. So, kung ganun ang sister niyo, walang problema. Tinawag mo akong trash. Nag-sorry ka na damoy ako. Walang problema. Pero yung pamilya ko. Bakit kailangan tawaging trash? Bakit ganun kami kailangan tignan? May mga bata dun. Mali yun, tol. Mali yun. Sobrang bakit ganun yung tingin mo sa ibang kapwa mo, social media artist? Halos, eto ha, tingnan nyo yung YouTube ko. Halos wala ako nakakakulab. Ang nakakakulab ko lang yan, si MG, si Lamerck. Yan lang, tol. Yan lang. Recently, nakakulab ko si Chan. Natutuwa ako, siya yung nag-approach sa akin. O sige, sige, baka maging open ako. O sige, last time, kinakabahan ako, pero, o sige po, kay Miss Alex G, walang problema. Pero sobrang bihira ako makipag-collab. Dahil unang-una sa lahat, hindi din naman, yung kung may reason ka na ayaw mo makipag-collab sa akin, eh putangin na ako din, may reasons din ako kung bakit ayaw ko makipag-collab kung kani-kanino. Lumalabas na ngayon sa social media kung ano yung totoo, kasi ayaw ko ng bayaran, ayaw ko ng gamitan, putangin na, gusto ko pag nakipag-collab ako, yung tropa ko talaga, yung solid na mag-i-enjoy ako, hindi tumatama kami sa camera, for the money, for the content, tas putangin na sa totoong buhay, magulo, siraan, fuck that shit. Fuck that shit. Fuck that shit. Ayoko nang ganun. Pinipilit ako ng mga tao. Makipag-collab na kay ganito. Makipag-collab na kay ganyan. Ayoko. Kasi ayoko ipapakita ko sa inyo kaplastikan. Sa bandang huli, ang gulo. Sarili ko ang totoong best friend ko, si B. Nagkakagulo kami. Totoo yun. Diba? Nakita nyo yun at nilabas ko yun. Nilabas niya rin yun. Hindi ako nahimik ako, hindi ako nagsalita, pero nagsalita siya. Nagsalita lang din ako pabalik. Alam mo yun? Ito kasing social media to, YouTube world na yan, tangina, kailangan mag-ingat kasi nadala na nga kami nila Anthony Jamie. Yan, yung dalawang best friend ko na yan, nadala kami. Noong 2016, tinalikuran kami ng lahat, kaya kami lang, kaya ilang na ilang ako. Hindi ko pangarap makipag-collab sa inyo para makipag-plastigan. Kung tropa kita, iko-collab kita. For example, ano nakaraan, oh my God, Miss Karen Davila approach, nag-approach siya sa akin. Okay, sige, baka ako, Tony, kinakausap ako ng management, baka po pwede maging open ka naman kahit papano. Ah, pagbigyan mo sila, kahit ikaw lang yung tumapak ang channel nila, then pag nakita mong okay, sige, i-collab mo ng konti sa channel mo. So, okay, sige. Sobrang okay ni Miss Karen Davila. Regardless the issue sa politics, hindi kami doon nag-uusap. Nagkausap kami sa buhay. Okay, sige, collab kami ni Miss Karen. Kasi natuwa talaga ako sa kanya at sobrang okay niya sa personal. Ganon, si Miss Alex, meron kaming collab. Okay, eto, respect kay Miss Alex G. May collab kami, nag-tour siya sa bahay. After noon, sige, collab din ako sa'yo. Tuwa ako, sobrang sayang kasama ni Alex G. Gustong-gusto ko siya. Ang ginawa ko, ako naman, Tony Toxic, ginaya ko yung Tony Tox. Oh, tinanong ko siya ng mga bastos kasi this time naman yung Tony Tox is walang kwenta. Then, sinabi niya sa akin na, Tony, baka pwedeng alisin yung ganito. Kasi ang babastos ng mga tanong ko sa kanya, kasi mami on eh, di ba?
may pagkapasok sa bibig ko. Ang ginawa ko, Miss Alice, walang problema, hindi ko na i-upload. Kasi hindi ganun pinagkakakitaan ng kaibigan. Kapag kaibigan ka, kaibigan ka, but I understand that that is your work, that is your shit. Gets ko yan. Ang pinupunto ko lang naman dito, kaya hindi ako nakikipag-collab basta-basta. Kung may reasons ka, may reasons din ako. Hindi ko bibilit ang sarili ko sa iba. Ang dami nang nangaharang sa akin, nakakatawa. Hindi ko, wala kayong masyadong makikita na butang ina, nakikipag-collab ako, ganito, kaya walang shit na ganun. Wala, kasi gusto ko hanggat maaari, kakilala ko, okay sa akin. Alam mo yun, yung pera kasi putang ina, nakikitaan yan. Kahit ako, tangina, ba't pa ako nandito sa Facebook ngayon? Hindi ako magagamit ng issue para pirahin ko. Kaya dito ako nag-live, what eh, diba? Okay, eto na. Sign up kung nakikinig ka. Kung nanonood ka, o isa sa mga bata mo nanonood, alam mong nangyari to dahil dumating ako nun. 2018, may kasalanan ka sa akin. Lalabas ko to, alam mo kung bakit? Kasi lalabas ko din yung bago mo. Hindi ako pupayag na sasabihan may pamilya ko ng trash. Hindi trash ang pamilya ko, pwedeng ako, pero hindi ang putang inang anak ko. Kung pinoprotektahan mo yung anak mo, mas proprotektahan ko yung anak ko. Ha? 2018, nagpaalam sa akin si Rob. Jowa ko pa siya nung time na yan. Okay, sabi niya sa akin, asawa, punta ako kay Cha. Sinasama ako ni Cha sa Urban. Paisin natin yung kwento ah. Dumating si Cha doon, kasama si Rob. Pinakilala niya si Rob sa lahat. Yung pinsan ko, si DJ Cha Panganiban, pinakilala niya si Rob sa lahat. Then magkakainuman kayo, kasama ka doon. Lasing na lasing ka, girl. Lasing ka. Doon nagkasama na tayo dati sa isang event. Then hi, hello, okay naman tayo. Nagkaanong ka naman. Umiwas ka sa akin dahil laging friend mo yung galit sa akin hanggang ngayon. Naiintindihan ko. Pero nung time na yun, wala ako. Pumunta si Rob doon. At ang nagkwento pa sa akin ito, lahat ng tao sa paligid mo nung time na yun. Pero may naabutan ako. Okay, so pumunta si Rob sa isang bar sa Urban at nandun ka, nagiinom ka. Ngayon, umiiyak ka. Umiiyak ka kay Skastakling. Umiiyak ka. Pero may jowa ka nung time na yan. Hindi ko alam po sino, pero pinupost mo siya that time na masaya kayo. Social media shit. Okay, so pinupost mo yun na masaya kayo, tapos umiiyak ka dahil kay Skastakling na hinawaan ka niya ng tulog. Which is nasabi mo naman na. Nung time na yon, sabi ni Cha, nagmagali yung pinsan kong tomboy, bad trip ako. Uy, sign up ka na umiyak. Eto si, Kuya Rob magaling mag-advise. Kausap ko si Rob dun sa phone, may hawak siyang phone. Kuya, ano yun? Nakikinig lang ako sa mga nangyayari. Bigla kang lumabat kay Rob, iyak ka ng iyak sa kanya. Okay lang, sige lang. Magpa-comfort ka, kahit ang baho ng hininga mo nung time na yon. Iyak ka ng iyak sa kanya, si Rob lumalayo sa'yo kasi nga medyo amoy, ewan ko kung ano. Tapos umiiyak ka. Yung hinaloka talaga ako is habang iyak ka ng iyak, biglang umalis si Cha, naiwan dun si Rob. Kasi iba yung taga, di ba? Yung mga bading mo sa paligid, iba yung taga lighter mo, iba yung taga bayad mo, iba yung mag-aabot sa'yo ng alak mo. Ganyan sila yung mga galamay mo. Kitang-kita ko, putangin na dumating ako. Na-late na ako, sabi ko, ano nangyari sa si Rob? Pagtingin ko, ikaw ah, ginawa mo to. Kahit kasuhan mo ako, nakita ko to. Tumayo ka, tapos gumanon ka kay Rob, tapos inangat mo yung shirt mo, binaba mo to, halos nakita na yung pokelya mo. Halos nakita yung bulbul mo. Ay, yung pokelya mo, kasi nakita na yung bulbul mo eh. Ngayon sabi ko kay Rob, umalis si Rob, nagpaalam niya sa lahat. Sabi ko, ano nangyari? Lumabas ako. Ano nangyari? Bakit may pinapakita sa'yo? Hinayaan mo naman. Ang sabi sa akin ni Rob, umiiyak ka daw dahil kay Skastakli at ang sabi mo, nahawaan ka at na-operahan kang something na may tahi ka dito na hindi ka na magkakaanak dahil sa kanya. Kaya pinakita mo nga kay Rob ng galon. Hindi ako nagsalita, bakit? Hindi, lasing lang. Baka lasing lang si Sainab. Kaya pinakita niya yung galon niya. Siguro pinapakita niya yung tahi niya dito na may something na napasobra lang ng buka. Di ba? Kaya nahalos nakita na yung ari. So, kinaya ako na lang. Hindi na ako para... Diba, alasing eh, ako nang patulan. After that, anong mga nangyari? Sa kahit saan ako pumunta, tangina, mapa-sponsorship, lahat nagsusumbong sa akin. Sorry to say, pero lahat nang sumbong sa akin. Alam mo, Miss Tony, buti ka pa. Si Sainab, alam niyo po, sobrang attitude po. Inaano pa kami, nagaganituhin kami, nagaganyan po kami. Si Sainab, nag-inarte ng photoshoot, tapos umiiyak na nga po kami sa gilid kasi... na natatakot po kami sa kanya. Pagbabasok siya, huwag niyo kami picture na, ayaw ko ng picture, ayaw. Sinisigaw ko yung mga staff.
Siguro kasi na anong brand ng iba pag sinabi ko kung anong brand yon, o sino yung mga pinopromote mo na nakakapunta din ako. Tangin na kung totoong tawa, sige nga aminin mo nga. Aminin mo na yung balakang motorok. Huwag tayong plastic dito, puta. Hindi yung sasabihin natin sa social media na wala akong plano baguhin sa sarili ko. Tapos puta kayo na binabago pa unti-unti. Huwag tayong ganun, pre. Alam mo yun, kung ikaw, pakiramdam mo, takot na mawala ng subscribers, puta, ingatan mo yan off-cam. Ingatan mo yan off-cam. Makisama ka ng maayos sa iba. Hindi ko lang mabanggit yung mga pangalan ng mga tao na yun, pero putya, ang dahilan mo lagi, depression mo, siskastakli, putang ina. Gets ko naman na may ganun, pero not all the time gawin mong valid yun. Lagi yun. Tsaka, ina, ito, may nanonood sa akin. Dyan, J.C. Drew. Putang ina! Grabe mo ilaglag sa akin, bata mo! Huwag mo kung ano ka na bata mo yan. Tropa din kita, kilala kita. Tol, bata mo yung alaga mo yan. Pero ikaw mismo nagreklamo ka sa akin na sinigaw-sigawan ka yan sa isang resort. Ang ina, pinapahiya ka sa lahat ng maraming tao. Yang mga nakapaligid sa'yo, sign up, ingatan mo din. Ingatan mo din kung sino mamang dapat pag-atiwala. Ano, sino bang dapat pakitaan mo na maganda. Eh, ito naman, advice lang naman to. Sa putang yun, hindi naman tinatanong ng Tony Fowler. It's a prank, tol. Hindi ako papayag na tatawagin mong trash ang pamilya ko. Sino mas trash ang ugali ngayon? Sino ba? Ako, makikita niyo ako, sige, pwede akong mag-breakdown. Pwede akong mag-alit. Pwede akong magkamali. Pwede akong maging toxic minsan para sa mga best friend ko. Pero never ako magpapakita sa inyo. Na putang yun, eto ako. At saka tigilan nyo kaka... Ito ha, sa mga nanonood naman, tigilan nyo yung kaka... Kaka-post or kaka-comment ng... Alam mo kayong mga vlogger, hindi kayo tumutulong. Tangina, napakaganda ng project ng fab ko. Lahat yun, pagtulong sa aso, sa mga tao, hindi ko kasi talaga po pwede, sa totoo lang, na pinapost or video ng mga vloggers, ang pagtulong. Hindi, dati ginawa ko yan eh, pero mali. Kasi poverty porn yun, tol. Mali yun. Hinihiya mo yung iba na mahirap sila at pinibigyan mo. Kaya ako, hindi na ako nag-post ng ganyan. Ang akin na lang, thankful na lang ako yung mga personal na nagpapasalamat sa akin. Hanggang doon na lang ako. Pero yung awa nyo na Wilbert tulungan, shit na yan. Ang akin lang, sino bang mas trash ngayon? Dahil hindi ako papayag na tatawagin mo yung pamilya ko na trash. Nakilala ko si Skastakli sa totoo lang, sa totoong buhay. Sobrang bait niya, wala akong masabi. Ilang beses ko nakasama yan si Daryl. May inuman, may gala lang, or may event, ganyan. Sobrang bait. Hindi ko alam na ganyan siya as a partner sa'yo or what. Siguro nga, baka babaero siya. Di ba nakita pa nga tayo dati, sobrang tagal na kasama pa ni Skastakli. Ako masasabi ko, ang dami nagkasabi sa akin, kasi ugali niyan, kaya ginan niya ni Skastakli. Parang naman sa akin sa partner. Kasi ang daming umiipal dito about kay Skastakli. Hindi dahilan pa rin yung kung may ugali yung tao para naguhin mo. Iwanan mo kung hindi mo nakaya. Pero yung para gagawin mo, mali yun. May bata. Pero again, ang akin lang dito, babalik lang ako ng babalik sa, may kasalanan nga sa akin noong 2018. Binalampas ko yun. Binalampas ko yan, sign na barake. Nangyari yun, kita-kita ko eh. Nag-away kami ni Rob noon, pero kumalma ako. Sabi ko, baka lasing, ganyan. Tapos ito pa yung, may nakalimutan ako. Ito pa yung matindi. After mong gumanon, tinawag ko si Rob, nag-usap kami, lumabas siya kay Cha. Alam na tao sa paligid mo yan. Andun din yung dati mong best friend, sino ba to? Si Melvin, nakita na rin yun, nagumanon ka. Okay, lasing ka. After nun, bumalik si Rob para magbabay na lang, di ba? Anong nakita ko sa'yo? Nandun ako sa gilid. Hinahalik ka mo kung sino-sino babae. Nakikipagalikan ko kapak, pati sa tropa ko kay Hill, yung tomboy na mataba. Gulat na ako, oh my God, lasing na lasing si Bakla. So okay lang, sige po, pwede naman tayong lahat ganun malasing. Pero tol, tangina, huwag tayong magmamalin sa social media. Iiyak ka na naman dahil sa ganito. Ganito na naman na nasasaktan ka. Hindi lang ikaw yung may nararamdaman. I-validate mo rin yung iba. Alam mo yun, may mga mali ka rin gawain. Sige, nabigay ka ng pasensya kasi putang ina, napahiya ka with SS. With SS yun pare, anong laban mo dun? Wala. Unless maglabas ka din ng SS mo na, oy, wala akong sinabi yung Trash yung Toro family ha. Diba? Putang ina, maglabasan tayo ng putang ng totoong ugali dito. Hindi yung puro, tarat na, tara, tangina. Puro ang bait-bait sa media, diba? Ang akin lang, tangina, gaganito talaga ako. Tinawag mong trust yung pamilya ko eh. Hindi kami basura. O sige, ako. Pero hindi pamilya ko. Huwag mong
kung idadamay ang pamilya ko dyan ako nangigit, at pinaghirapan ko yan, kung pinaghirapan mo yung team mo, na hindi ko naman nakikita kung sino doon, ikaw wala naman ang bida. Ay, pamilya ko, puta, pinaghirapan ko yun isa-isa. Hindi ako nakikipag-collab dahil gusto kong sumikat lalo. Hindi rin ako makikisaw-saw ngayon kung hindi nabamit yung pangalan ko doon. Kaya kong mag-grind ng ako lang. Halos wala kang makikita ng nakakulab ko kasi takot ako dyan. Kasi nga, ganyan. Isipin mo, pinotektahan mo si Jelay sa akin. Ayaw mo i-collab si Tony Powell para kay Jelay. Pero tangin na tinatawag kong lutang. What the fuck? Shush ka lang? Ha, sabi mo, lutang yan, shush ka lang? Tangin na ang plastic mo, pre. Tingin mo, maniniwala ako sa'yo na hindi mo kami tinawag na trash. Sarili mo ang dolay na nakaibigan mo, tinawag mong lutang. Tapos ako, hindi ako maniniwala sa'yo. Mas lalo akong maniniwala sa'yo. I mean, kay Wilbur sa sinabi niya na yun. Tol, misa nakakatapa ka ng pagkatao, hindi mo lang alam. Misa nagpapalipas lang din. Alam mo yun? Wait lang, kapads lang ako. Nagpapalpitate ako eh. Kung ano lumalabas sa bibig ko, eto yung walang cut, eto yung walang post, pucha. Diba? Wag, tol. Wag yung mga pang, wag yung pamilya ko. Wag. Ang daming bata sa pamilya ko. May nangyari pang ganito. Si Rob, lasing. Bobo rin yun eh. Nagkukwento siya sa kumpare niya about kay Sainab, ganyan. Mali naman ni Rob yun, kinukwento niya. Uy, alam niyo si Sainab, yung lasing ganito, pinakita sa akin yung ano, ganang ganyan. Nasnitch siya ng isang ampon niya, binidyo tapos in-upload. Napanood yun ni J. Isidro, kinasukan mo si Rob. Mali naman ni Rob yun, dapat hindi niya kinikase and tell. Pero alam mo kung nangyari yun, tol. Alam mo yan. Hindi na ako mag-expect na may message mo ako mag-sorry ka. I think you've got pride. Like your friends. Ngayon, anong babato mo sa akin? Popo ako dati. Yes, present! Ano ako, naging kabit ako dati? Yes, present! Di ako proud, pero putang ina, hindi ako naglilihim. Hindi ako nagpapanggap. Bato mo lahat. Ano pa bang babato niyo sa akin? Diba? Lalo na, kung ang social media, ay ang vlog natin, ay about life update. Lahat sinishare ko. Nga akin lang, ayoko talaga ng ganun. Kasi kung kakantiin mo kahit ng salita at kumalat sa media na trash ang pamilya ko, na walang ginagawa sa'yo, tangina, grabe naman tingin mo sa aming mga social media artist. What the fuck? Ano naman kung 13M ka lang? Para sa akin lang yun. Number lang yun, tol. Siguro pwedeng tayo parehas ng kinikita kasi malaki yung sayo, pero pare-parehas lang tayong tao, pare-parehas lang tayong tumatae, pare-parehas lang tayong matatrabaho para sa pamilya, but never kang titingin sa iba. Tatawa lang mo si Wamos. Nakakatawa naman talaga si Wamos. Pero tangina, napakabait nun pag nakilala mo. Yung tingin mo sa kanila, tingin mo sa amin, basura. Ang pangit naman nun, tol. Influencer ka, tas ganun ka. Diba? Hindi naman dapat ganun. Alam mo ang lesson dito? Yung sinasabi mo kanina sa live mo na ang lesson is mag-init ka sa mga tao mga kasama mo. Iba yun sa ingatan mo ang mga kasama mo. Magkaiba yung mag-ingat ka sa nakakasama mo sa ingatan mo sila. Pero pareha siyang tama. Pero ang pinaka-lesson dito, sign up para maintindihan mo. Si bata ka pa eh, niintindi kita, katotoo lang. Kanina nga kumakalma ako, pero ayoko kasi talagang na ano yung pamilya ko eh, alam mo yon. Kaya parang, siguro okay lang din naman pumalag. Ang tamang lesson kasi dito, huwag kang masyadong mataas ang tingin sa sarili. Huwag masyadong mataas ang tingin sa sarili. Huwag mong, yung mga nagsasponsor sa'yo, etc. Ingatan mo sila. Pakitaan mo ng pa-thank you pagmamahal. Alam ko yung mga ting-ting mo na yan, magre-react yan. Pero alam niyo sa sarili niyo kung papaano. Di ba? Alam niyo kung papaano. Yung sinabi ni Wilbert na lalabas, totoong lalabas talaga yan. Kasi ang dami mo nang naganyan. After nun, di ko alam kung nakakalimutan mo na ginawa mo yun sa jowa ko noong time na yun. Jowa ko sila noong time na yun eh. Wala naman nakagkamesya siya dati-dati, pero wala. Wala kang ano-ano. 2018 at 2019. Basta ganun yung nangyari nung inuman na yun eh.
Hindi ko matandaan kung 18 or 19. Oh, binabawi ko yung part na yun. Basta yung sa inuman na yun. Kasi naging kami na rin 2018 eh. 2019 yung ata yung... Hindi ko na matandaan. Pero alam mo, nakasama lang ako siya na maayos. Reply-reply lang ako. Na ganyan-ganyan. Pero... yun lang. So kung tatawagin mo kaming trash, gusto ko din ilabas na isa ka rin malaking basura. Natakot mawala ng subscribers. Takot na takot. Kaya live agad, explain agad, 'di ba? Takot na takot eh. Sabi ko pa naman noon, nung napipikon na ako. May time kasi 'di ba na naiinis ako, nakisali pa noon si Donalyn, nakipag ganunan ako sa Twitter. Sabi ko, buti pa ito sa sign up, hindi nakikisali. Buti pa ito, hindi kampihan. Tapos ngayon, papakitaan mo ako ng ganyan. Wala akong ginawa sa itol. Wala akong inano sa'yo. Kahit nung magrarampa tayo noon, ay hindi kasi ako ganyan eh. Hindi ako nag-uubat, ayoko nang masyadong ganito. Tapos putang, ano, dumaan akong urban, ay taray kita, sumasayo ka, nakapepecho, nag-twerk ka doon, nag-dancer ka, puro 1K. Mami, ka-plastic ka. Huwag mong sabihin hindi yan totoo! Ha? Huwag mong sabihin hindi yan totoo! Kahit ano mo kay Goldie at lahat ng nakapanood nun! Huwag tayong ano, mata ko yan, oh! Kita ko yan, hindi ako magalag ito para siraan ko lang. Pero ginagawa ko dahil ginagawa ko din dahil sinabi mo trust yung pamilya ko. Pero nagsasabi ako ng totoo. Hindi ko didelete to, huwag kang mag-alala para masimulan mo ulit kung nanonood ka. Kwento mo yan, kaya masama ako dyan. Siyempre, ito naman yung side ko naman. Hindi naman po pwedeng ganun-ganun lang. Akin, okay lang eh. Pag siguro mo ako lang, Tony's a trash. Okay lang. Ano nang basura eh. Diba? Itsura ako nga, groggy pa ako sa gamot. Okay lang. Ako, sige lang. Pero wag naman yung Toro family. Naghihirap yung mga yun, kada content nila, kada trabaho nila. Pinaghihirapan nila lahat. At ang mating sa Toro family, wala silang kinalam. Umangat sila ng ganun. Kahit sabi mong 1M, kahit sabi mong 2M, 500K na hindi sa taas nyo, hindi nakipag-collab, hindi nakipag-plastikan, hindi nakipagbayaran. Kaya wag na wag mo sasabi ang trash ang Toro family. Paulit-ulit kong duduk-duk sa yan, girl, ha? Paulit-ulit. Ngayon, i-deny mo nang i-deny. Sige lang, i-deny mo lang nang i-deny. Siyempre, i-deny mo yan. Ay, hindi ko sinabi, hindi ko ginawa, hindi ko... Sige lang, girl. Sige lang. Kasi ako, alam ng mata ko ano yung nakikita ko. Kitang-kita ko. At dinig na dinig ko. Ang mga chismis, kahit saan ako magpunta, isa at isa lang ang kinukwento sa'yo. Miss Tony, bakit po kayo ganyan? Bakit po si ganito ganyan nagkukumparahan? Sabi ko, kaya ako pa nga nag-expect puta. Aba, panganak lang ng tao. Siyempre, naanuhan din eh, may problema. Kindihin nyo na lang, pero all the time. All the time. So, yun lang mga nanonood sa akin. Hindi ako kakante pag hindi ako nabanggit. Hindi ako magsasalita kung hindi ako nadamay. Nandito lang ako para magsabi ng kung may katotohanan ka, mas katotohanan tong shit na to. Huwag tayong ano. Alam mo yan. Hindi ako nagsisinungaling. Sabi ko nga sa'yo, tawain akong kahit na ano, malande, pok, toxic, problematic. Pero hindi ako sinungaling. Hindi ako sinungaling. Ngayon, kung totoong may... Ay, sabagay, wala siyang bayad. Kung totoong, hindi pride ang pinapahiral mo. Kahit napahiya kita, alam mo may kasalanan ka sa'kin. Sinabi ko na dito, dahil bakit? Tawain mo namang trust yung pamilya ko, di ba? Paulit-ulit na lang ako. Wala nang ano to. Wala nang sense ng life ko. Sige na, yun lang. Wala na din naman ako masasabi. Actually, meron pa pala. Pero, tsaka na lang. Sa pahalas na. Ay, Sasha Laparan watching. Hi, Sasha. Napakabait po ni Sasha. I-collab niyo po yan. Sobrang bait niya na artist na yan. Nung nagka-issue ako, nag-message siya sa akin at sobrang kinomfort niya ako kahit hindi niya pa ako kilala. Alam mo yon, sobrang friendly lang taong yan. Okay, isa pa. Si Mark at si MG, ang isa sa mga pinakatotoong taong nakilala ko sa social media. Hindi rin sila basura. Maybe si Mark, nagkaroon siya ng problema, pero hindi siya basura ang tao. How dare you na sabihin yon? Sino ka? Dahil lang sa subscribers na mataas? Sino ka?
wala kang karapatan, pare-parehas lang tayong magugutom at tumatahay, paulit-ulit na ako dito. Hindi sila basura. Sa lahat ng pagtatanggol sa iyo ni MJ, tatawagin mong basura. Tatawagin mong basura. Very wrong ka dun. Very wrong ka dun. Tsaka ang ibang mga chika pa, kasi ang dami ko pang bala dito.